Good day mga kaadis. Isa na namang mainit na araw sa ating lahat na patuloy tayong namumuhay kahit sa kabila ng mga trahedya pangyayari nga nangyayari sa ating mundo ngayon. So mga kaadis, ang gagawa natin ng video ngayon ay tungkol sa grafting materials. So merong nagtatanong sa group natin tungkol sa about grafting. So nakita ko mga kaadis na nagtatanong siya na kung maliban sa grafting tape, ano pa ang pwedeng gamitin o ano pa ang alternatibo para gamitin pang grafting. So yun nga mga kaadis, matagal na ako nag-graft since 2018. Ayun nga, ang gamit ko lang talaga na pang-graft mga kaadis ay ice wrapper cellophane. So ito yung ginagamit pangbalot ng ice water or yellow ice, yung binibenta na tag 2 pesos. So ito yung cellophane niya mga kaadis. So mura lang ito mga kaadis, nasa 30 pesos isang balot nito. So ang size nito mga kaadis ay 3 by 16 mga kaadis. So kung gagawin natin itong pangbalot ng ating mga nagraft na adenium, yung mga saya na dinudugtong natin, so kailangan natin itong hatiin para madali pag lagay ng balot sa sayo na dinugtong natin sa mga rootstock. So itry natin mga kaadis. Sa isang ganito, bali 16 inches ang sukat nito, so pwede natin gawing apat. So makakabalot ito ng apat na sayon mga kaadis, o apat na rootstock ang mag-graft mo nito. So kuha tayo ng gunting mga kaadis para masubukan natin. Syempre maganda din, i-share ko din yung idea ko kung paano ko ito puputulin o paano ko ito i-prepare para sa ating grafting. So ito mga kaadis, so makikita nyo sa puwet nya mga kaadis is close, sarado. So ito ang una nating hahatiin mga kaadis or gugupitin. So ayan mga kaadis, open na ang both side ng ating cellophane o pang-grafting na cellophane. So next natin gagawin mga kaadis, i-fold natin. Ayan, naka-fold na mga kaadis. So bali gawin natin apat. Ayan, apat mga kaadis. So yun nga, dito natin gugupitin sa unang fold itong kaadis. Ayan, sa kabila naman meron pang isang fold mga kaadis. I-cut din natin. Ayan. So dito na side at saka dito na side is sirado yan mga kaadis. So ang gagawin natin is gugupitin natin dito sa bandang baba. Ayan. So bali apat na siya mga kaadis na pang-graft o pang-balot na cellophane para sa ating grafting, alternatibo para sa grafting tape, alternative mga kaadis, o substitute. So ito ang mga kaadis, explain ko sa inyo. So
Ang grafting tape mga ka-adis, medyo costly siya at saka kailangan mong mag-order online or bibili ka sa anong mga store na nagbebenta nun. Mas convenient gamitin itong mga ka-adis kasi mura lang at saka mabibili lang sa grocery store. So itong mga ka-adis, nakat na natin ito. So yun ang importante nga sa grafting mga ka-adis is yung sterility. Dapat sterile yung pagka-graft ng ating mga denim dahil kung hindi, nabubulok yan. Kaya gumagamit tayo ng alcohol at saka i-sterilize natin yung mga gamit natin like blade or panghiwa, kutsilyo para hindi mabulok yung dugtong natin mga ka-adis. At saka pati alcohol natin, kailangan natin i-disinfect. So ito. Yun nga, importante yung sterility. So, ibig sabihin mga ka-adis, considered na sterile yung loob ng cellophane mga ka-adis. Ayan. Ayan. Dito sa loob mga ka-adis ay sterile yan. Considered yan na sterile mga ka-adis. Kaya, huwag nyong i-open yan hanggat hindi pa kayo nagre-graft. So, hindi ko na alam kung nasaan yung lagayan ko ng mga nakat ko na na cellophane. Pero yun yung mga ka-adis ang importante. Huwag nyong i-open hanggat hindi pa kayo nag-graft or madadapuan ng dust, alikabok. Delikado yan mga ka-adis, lalo na pag mag-moist yung meron kasing fungus mga ka-adis na nadadala sa hangin. So delikado yon sa ating mga grafted part na sayo ng ating mga denim. So yun ang i-share, yan lang i-share ko muna sa ngayon mga ka-adis ay ang alternatibong pangbalot ng ating mga grafting or ginagraft natin ng mga denim. So kailangan ng cellophane yung mga ka-adis. Siyempre sa grafting tape mga ka-adis ay hindi mo na kailangan gumagamit pa ng panghawak yung para mag-stay yung cellophane kasi yung mismong cellophane ng grafting tape mga ka-adis is stretchable. So yun na mismo ang itali mo sa pinag-graft mo na part ng aluminum para hindi siya matanggal, mag-stay lang siya. So sa part din ng paggamit ng ganito mga ka-adis, kailangan natin ng rubber band para mag-stay yung pambalot. Yeah. So mga ka-adis, paborito natin to nung maliliit pa tayo. Maglalaro ng dampa or ano pang mga panapana. Pero magagamit pa rin natin ito ngayon sa grafting mga ka-adis. So lastiko or rubber band. So ito yung mag-hold ng cellophane mga ka-adis. Papakita ko sa inyo yung hitsura or gagawa ulit tayo ng video mga ka-adis about grafting na yung detailed mga ka-adis merong explanation para mas maintindihan ng ating mga kahabi. So yun lang muna sa ngayon mga ka-adis, video tungkol sa alternatibong pamamaraan kung wala tayong grafting tape, wala tayong mabibilihan ng grafting tape or wala tayong budget na grafting tape. So ito lang mga ka-adis, bibili ka sa store ng isang ganito is 100 pieces. So sa isang piraso is 4 sa isang piraso nito is makakagraft ka ng 4 na rootstock. So bali 400 pieces na rootstock ang magagraft mo nito mga ka-adis. Except lang or maliban lang kung meron kang failure or accidentally na-touch mo yung loob ng cellophane para huwag mong tipirin mga ka-adis. Kung sakaling accidentally nahawakan mo yung loob or may natapo na balahibo o anumang solid matter mga ka-adis,
or natalsikan ng laway or ano ba, palitan mo agad ng cellophane mga kadis. Huwag mong tipirin kasi marami yung cellophane. Tiyaga lang sa pagputol at pag-prepare bago mo i-graph. So ganun lang mga kadis, next video natin gagawa natin ng about sterility, gano'ng importante ang sterility para sa ating pag-graph mga kadis. So maraming salamat sa lahat. So mag-ingat tayo and God bless.